Nagsibali ka na sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na residente dahil sa pagbaha sa Cagayan de Oro City. Mas maganda na ang panahon doon ngayon, papalayo na sa lugar ang bagyong Queenie. Makibalita tayo live kay Jake Compo ng GMA Northern Mindanao. Jake. Mark, bumalik na sa kani-kanilang mga bahay ang mga evacuees kayo ng umaga. Hindi na kasi masyadong malakas sa epekto ni Bagyong Queenie dito sa Cagayan de Oro. Di kagaya kagabi, panakanakang pag-ulan na lang ang nararamdaman sa lungsod ng Cagayan de Oro at ilang kalapit na bayan sa Misamis Oriental. Ang mga residente lumikas kagabi, nagsibalikan na sa kani-kanilang mga bahay. Ibinaba na kasi sa yellow alert ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang lungsod. Suspendido ang klase sa preschool sa lungsod, mula preschool hanggang elementarya naman sa buong lalawigan ng Misamis Oriental. Balik naman sa normal ang biyahe ng mga barko sa mapantalan sa lungsod. Kagabi, nakaranas ng malakas na ulan at bahang ilang bahagi ng lungsod. Tumirik din ang ilang sasakyan sa mga binahang kalsada. Ayon sa CDRRMO, nasa 149 na pamilya ang boluntaryong lumikas sa lungsod kagabi. Lumikas din ang ilang residenteng nakatira sa coastal area sa bayan ng Talisayan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad. Wala ginaputla ang pag-monitor sa atong kadagatan, sa atong level, sa atong kasubaan. Medyo kulimlim pa rin ang kalangitan at may mga pag-ambon. Itong tanghali, medyo uminit na ang panahon. Pero nitong mga bandang hapon, ngayon medyo bumalik ang ating makakapal na ulap at maitim na resulta naman ng pag-ulan kayong mga oras na ito. Ayan na muna ang latest mula dito sa Cagayan de Oro City. Jay Compo, Nagbabalita, Pilipinas.